And then yung last, banana last is yung maliit na paupahan namin. Isang maliit na apartment. Apartment na kung saan magamit pa natin kahit tumatanda na tayo. Ito ay isa sa mga pinakamaganda. Hello everyone, it's Aaron Andrew once again. Hope you are having a beautiful and amazing day. And today guys, gusto kong i-share sa inyo kasi nasabi ko last content ko na kailangan natin ng passive income, right? So, speaking of passive income, alam ko lahat may idea na kayo kung ano ito. So, ito hindi ako eksperto ha, pero based lang to sa mga experience ko na naumpisahan ko na. Alright, so kung gusto kayo na may idea kayo, alright, sige, umpisahan na natin. Alright, let's get started. Guys, itong passive income na na-experience ko na, ito yung una, yung baboyan. Kasi yung baboyan talaga, ito yung ginagamit namin. Ginagamit ko. Para pang placement fee ko papunta dito sa Taiwan. Yung baboyan is may kita pero hindi gaano kalaki, pero at least parang piggy bank mo na, di ba? Pero pag maramihan baboy kagaya ng mga talagang malaki na yung pigiri mo, sigurado malaki din yung papasok sa iyo, di ba? So isa yan sa magandang negosyo para sa ating mga OFW na talagang pag-isipan natin para may masabi tayong may pumapasok sa atin kahit nagtrabaho tayo, magpadala tayo ng pera, pero mayroon pa rin tayong ibang paraan para pumapasok sa atin yung pera. Alright, kasi hindi sapat yung sahod natin sa akin, maliit lang. Hindi sapat talaga. So, kailangan ko ng extra income para mabigyan natin ng magandang yung maliwalas na pumumuhay yung pamilya natin. Alright, so pangalawa natin, yung naumpisahan ko is yung tindahan. Yung magtinda ka ng mga bigas. Sari-sari. Ito piso lang ah. Masabi ko piso lang 'yan, 'di ba? Pero at alam niyo guys, yung piso sa yung sintimo diyan nag-umpisa na mabuo yung 100 natin, 'di ba? 999 hindi yan mabuo, kulang ng piso. Pero pwede tayo makabili. 1,000, hindi yan mabuo kahit basta kulang yung 5 cents. Di ba? Na kahit
sa akin, kahit maliit yung pumapasok sa atin, maliit yung tubo natin, at least mayroon na pumapasok. Kahit gaano kaliit sa pera, ito ay may halaga. Diba? Pero yung puhunan natin talagang bumabalik. Investment kung sakali gusto nating mag-negosyo. Yung kahit sari-sari store lang na kumpleto yung mga items nandyan sa'yo. Kasi mahirap na pag hindi kumpleto, may pumunta sa'yo na kapitbahay, mayroon ka nito, mayroon kang shampoo, mayroon kang asin, mayroon kang bitsin, sabihin mo wala. Talagang laglag talaga yung negosyo mo. So, kailangan natin na mayroon tayo lahat. Pero pag maliit lang yung puhunan natin, syempre, base lang din natin sa budget natin. Unahin natin yung mga basic commodities sa ating mga, yung nasa bahay lang. At saka yung kailangan ng mga kapitbahay natin para dyan tayo mag-umpisa. Diba? So, sa maliit na puhunan, siguradong may kitang babalik sa'yo. Diba? So, yung pangatlo ko is yung computer shop, computer internet shop na ngayon ay nag-operate na. More than, I think, 3 years na mula sa pag- umpisa ko nito. Yung niyan ko lang ginagawa din sa bahay namin. So, yung pinakita ko previously, yung tindahan ko, yung computer shop andyan lang. So, yung computer shop piso-piso lang 'yan, pero talagang may babalik sa iyo na passive income. Piso lang.
Pero nung nakaraan na may pandemya, medyo humina yung internet natin kasi bawal yung mga bata, bawal yung mga tao na pumasok sa mga ganyang establishment kasi social distancing lang kaya. So, sa ngayon, bumalik na naman ang maganda-ganda yung kita natin. Kasi, umpisa na yung modules. Alam nyo ba, yung modules, speaking sa modules, dumating dito sa abroad yung modules? Ha? Pati ako, nahihirapan ako. So, sa mga mommies or daddies dyan, o tatay o nanay, papa or mama, talagang saludo ako sa inyo. Pati ako, kahit masabi ko na daanan ko na yan lahat, pero talagang nahihirapan din ng utak ko. Ang mga bata pa kaya? So sa mga shoutout ako sa mga teachers dyan, yung mga official sa DepEd na sana liit-liitan lang yung mga binigay nila sa mga bata kasi parang nahirapan ang mga bata natin kasi dahil sa marami silang binigay na modules. Kita mo yan, 10, 8. So parang talagang overload yung bata natin. So kung sakali yung kukunti lang para kaya lang sa utak nila. Eh kahit mahirap pero ibigay lang natin yung maliliit lang, kukunti na brochure o kukunti na mga modules para mabilis lang nila ma-answeran, may time sila sa paglaro, may time management sila. Alright, so pero thank you so much. Thank you sa saludo din ako sa mga teachers ng mga anak ko. Then, sa lahat ng mga guro na andyan sa atin. Thank you so much. Then, balik tayo. Talagang napakaganda itong tinatawag nating passive income, guys. Kasi mayroon tayong isang paraan na yung pera pumapasok sa atin. Then, yung tinatawag na tinatawag namin itong POS kung lending. Alam natin na lending is mahirap gagawin kasi kailangan mo ng puhunan, pero ang ginawa ko kailangan kasi mahirap na ipaubaya mo yung pera mo, magpahiram ka tapos hindi mo kilala yung pinapahiraman mo, di ba? So ang lending, guys, isa ito sa isang paraan na napakagandang negosyo sa isang OFW din, pero kailangan ikaw mismo yung magdala sa negosyo na yan kasi mahirap na kung iba. Hindi natin alam, di ba? So, lending, maganda din to ang lending kasi talagang bumabalik sa iyo ang pera, pero kailangan mo lang ng mga kailangan. Sa akin, ang ginawa ko is yung ATM, sinasangla nila sa amin para may yung tinatawag nilang collateral, may collateral tayo, hindi damage ha. Talagang may babalik sa yon yan, guys. So siguro yan ang isa na may recommend ako na negosyo rin para sa ating mga kababayan na kagaya kong OFW. Sa akin, ang kinuha ko sa kanila para pag kumuha sila ng pera is yung ATM nila, para then it's hassle talaga, pero kailangan ko itong gagawin para yung pera ko hindi mawala lang parang bula.
kailangan may exchange tayo, parang collateral na maibalik nila sigurado yung pera na hiniram nila. Di ba? Sa kunting interest, talagang may babalik na sa'yo. Di ba? Isa itong income din na ngayon ay talagang pinag-isipan ko kung dagdagan ko pa ba yung pinupuhunan ko nito. Pero maganda talaga. Then, muna ang i-share ko sa inyo at sana makatulong sa mga gustong may magnegosyo. Gustong magnegosyo, gustong tawag niyo, ginagawa kong passive income. Gustong may passive income kayo, ito yung maganda na negosyo para sa inyo. Una, yung baboyan. Pangalawa, yung tindahan, bugasan, or sari-sari store. Yan, maganda yan. Pangatlo is yung internet cafe. Internet cafe nowadays, medyo ano na talaga, yung parang, kasi may cellphone na yung mga bata. Pero sa mga gustong malakas yung internet connections, ito ang maganda kasi pag may i-search sila or something, may titingnan sila sa nets, mayroon, mabilis talagang ma-browse nila. So like minsan sa cellphone, pag data, parang tugudug pa, so talagang loading pa, matagalan pa. So ito, maganda nito. Then maganda ang lending guys, basta may collateral ka lang yung exchange sa pera mo. Huwag lang yung ipaubaya mo lang sa kahit kung sino-sino, kailangan ikaw, basta lending. Alright, so sana makatulong. At sa akin, ito talaga ang ginawa ko. Pero yung baboyan, hindi ko na tinuloy, binigay ko na sa parents ko para kanila ni papa at mama at sa kapatid kong babae. Nandoon sa kanila na yung baboyan ko. Kasi nandoon yun sa probinsya eh. Kasi kami nasa city, kami tumira. Pero every weekend, nandoon pa ako sa probinsya namin at talagang umuwi kami. So, na negosyo ang talagang best recommended ko sa inyo kasi nasubukan ko, maliit lang puhunan. Pero talagang may bumabalik sa iyo. Hindi ka talaga walang logi. Siguro yung baboyan, malugi ka pag mayroong mga sakit. Pero of course, mayroon talaga yan. Kailangan natin paghandaan. Na subukan ko na rin yan, na yung baboy na bago pa lang panganak, lahat ng mga bait niya, 16 pieces yun na ubos. Pero kailangan tayong bumangon alang-alang sa pamilya natin. And then yung last but not the last is yung maliit na paupahan namin, isang maliit na apartment na kung saan magamit pa natin kahit tumatanda na tayo. Ito ay isa sa mga pinakamagandang investment or passive income na talagang, although it's a long-term investment, pero talagang kumikita siya. Talagang kahit tumatanda na tayo, sumagi na yung tuhod natin, magamit pa natin. At saka mapamana pa natin sa ating mga anak. Di ba? At ginawa ko tong lahat dahil sa hindi tayo namamalagi na mag-OFW habang buhay.
tumutunog din ang tuko natin. Humihina din ang mga buto natin, di ba? So, kailangan nating paghandaan kung ano man ang darating na mga pangyayari sa buhay natin. Di ba? Kaya, hangga't maaari na maaga pa, umpisahan na natin mag-explore kung ano ang magandang negosyo para sa atin. Magawa nating mabigyan ang pamilya natin magandang buhay. Diba? Time na negosyo pero sigurado sulit at babalik sa iyo yung puhunan mo. Diba? Siguradong may tubo na talagang papasok. Nawa natin na kailangan nating lumaban kahit gaano kahirap pa. Diba? Laban tayo alang-alang sa pamilya natin, alang-alang sa kinabukasan natin. Itong lahat ay pagsubok lamang, sigurado na sa likod ng dilim na naraanan natin ngayon, may liwanag na nakaabang para sa kinabukasan natin. Alright, so thank you so much. Sana makatulong ako sa kung sinong makapanood nito. Thank you guys. Sa lahat ng mga OFW na kagaya ko, thank you so much. Salamat sa time. Salamat sa oras na binigay niyo sa videos ko. Thank you so much. Salute you all guys. Sa lahat ng mga kababayan natin, thank you. Thank you so much. God bless us always. Thank you guys.